Pinasok ng Aquino administration. Samantala, sa January 23 naman ay inaasahang maglalabas ng karagdagang dokumento ang mga complainant kaugnay ng gold shipment scandal. Ito ang balita ni Brian De Paz. Mismo ang Transnational Anti-Organized Crime Intelligence Group o TAOC IG ang nakakuha ng mga dokumento na nagpapatunay na totoo ang umano'y shipment ng 3,500 metric tons ng ginto na idiniposito sa Bank of Thailand. Matatandaang noong nakalipas na linggo, inireklamo sa Office of the Ombudsman si dating Pangulong Binigno Noynoy Aquino III at anim na iba pa, kaugnay ng umano'y shipment ng 141 billion US dollars na halaga ng ginto patungong Thailand. Kabilang din sa inireklamo sina dating Justice Secretary at ngayon ay Senator Laila De Lima, dating Interior Secretary Manuel Mar Rojas II, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Amando Titangco Jr., dating Finance Secretary Cesar Purisima, Treasury Department Chief Dealer Lorelei Fernandez at Senador Franklin Drilon. Sa eksklusibong panayam ng UNTV, ikiniit ng Director General ng Transnational Anti-Organized Crime Intelligence Group na si Dr. Galma Arcilia na hindi peke ang mga hawak nilang dokumento. Ay, hindi pwede maging peke yun dahil may mga taga-Central Bank po tayo na nakatayo mismo dyan. At handang ibuyagyag yung lahat.